Ako ni si Ma'am Daisy from UP Diploma in Health and Social Care Caregiver Course. At syempre ngayon napadaan po sila dito sa ISSA Kuwait City kasi po nakakatapos lang po ninyo Ma'am ng BLS training, tama po? Yes po. Ayan, Ma'am Daisy, sige po, magpakilala naman po tayo sa ating mga viewers. Hi po, ako nga po pala si Daisy Marie Beneda. 29 years old. Ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Bansang Kuwait for almost 4 years. Ang kadahilanan po kung bakit po ako nagtrabaho dito nagtrabaho dito as a domestic helper para sa family ko. Gusto ko pong mabigyan yung pangangailangan ng family ko. Kasi sa Pilipinas po, medyo mahirap po. Mahirap paghanap ng trabaho, yes, sa Pilipinas. We do understand kaya tayo dito. Yes po. Ayan po. So, ma'am, ilang years po kayo sa dito nag-work? 4 years. Opo. So, sa 4 years na yun, ma'am, bakit ngayon lang po tayo nakapag-decide na mag, bakit ngayon lang po tayo nakapag-decide na mag-aral? Ngayon lang po ako nakapag-decide mag-aral dahil sa kadahilan ng financial po kasi marami pong gastusin sa Pinas. Mm-hmm. Siyempre, may patatay ko, may pangangailangan din, may maintenance siya sa gamot niya. At marami yung problema. So, nung nakaluwag-luwag po ako, nakapag-decide ako na mag-aral dito, mag-enroll po dito sa ICSA. At sa tulong na din po ng mga kaibigan kong nakapag-enroll po dito, na tinulungan po nila ako kung bakit kaya po ako nakapag-enroll agad-agad. Hindi naman po ako nahirapan. Ayan, so may mga friends kayo na students na dito. Yes po. Sila yung nag-refer sa inyo na mag-aral ka dyan. Yes po. At saka nung panahon na in-encourage nila ako na mag-enroll, naka-promo po sila. Yun po yung naka-avail po ako. Yun po yung maganda sa kanila po kasi pag may promo po sila, nakakalas po kayo. Ayan. So, green log nyo na nung may promo, green log, yes, nyo na kaagad. Yes po. Ginrab ko na po agad. Ang nga po, ma'am, naalala ka pa nung first day mo nag-enroll at ngayon, isipin nyo, no? Kung hindi si ma'am nagpa-enroll that time, so hanggang sana all ka pa rin ngayon. Yes! So, pero ngayon, ayan na, meron ka ng, malapit ka na magkaroon ng sarili mong diploma. Yes, kaming na yung diploma ko. At sa tulong na din, nagpapasalamat din ako sa Diyos kahit papaano. Sa tulong na din yung mga kaibigan ko na nakapaligid sa akin, binibigyan nila ako ng strength na gawin na yung best ko, na may mga times na I feel down pagdating sa mga sa assignment kasi minsan nape-pressure ako dala ng sa trabaho ko, hindi ko maano, pero napapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako pinapabayaan, naipapasa ko naman yung mga assignment ko on time, tsaka nagagawa ko naman siya. Paano niyo po nagagawa niyo? Paano niyo po nababalanse yung oras po niyo? Sa umaga nagwo-work ako. Sa gabi or sa pagkatapos ng work, after lunch, kung walang trabaho, doon ko po ginagawa yung mga assignment ko. Tapos sa gabi naman, doon ko kinocontinue yung rest ng assignment ko. Perseverance talaga, tuloy-tuloy, yes, lang po yan. Ano, kasi pagka may gusto ko talagang maabot, kaya yan. Kasi hindi yan madali naman, yung pagsasabayin niyo po yung, yes, pag-aaral at saka pag-work. Hindi po talaga, wala naman po talagang madali sa buhay. Lahat naman po, lahat na dadaan kayo sa butat ng karayom hanggang sa ma-reach niyo yung mga gusto niyo. Kaya tama po yan, hindi niyo po talaga sinukuan. Yes, ayan. Kung may pangarap, yeah, magsikap. Yes. Tama po yan, ma'am. Huwag kayo mag-alala kasi may ICSA. May ICSA tutulong sa'yo para maging successful kayo. Ayan, maraming salamat, yes, po dyan. Actually, it's an honor po na maging parte. Honor po sa amin na maging parte ng inyong journey. Kasi syempre, naalala namin yung nung nagsimula kayo mag-inquire na hindi nyo alam kung paano yung pag-aaral. At tapos, babalik kayo dito yung diploma na nyo, sasabihin nyo, ma'am, may application na po ako, inaantay ko na lang yung visa. So, yun yung inaantay ko, ma'am, kasi nasubaybayan ko rin po yung inyong kwento dito. Kasama niyo po yung iba po ninyong mga classmates. Okay? Yes po. Ayan. So, ma'am, ano po yung mga masasabi niyo sa mga babae natin na nangangarap din at ngayon na makakapanood ng video po ninyo? Sa mga kababayan ko dito sa mga kababayan kong IFW, sa may mga gustong mangarap, simulan nyo dito sa ICSA, matutupad nyo yung mga pangarap. Pag may pangarap kayo, dagdagan nyo ng sipag at tiyaga,
maabot nyo po. At saka po, nire-recommend ko po yung ICSA dahil po marami po silang mga courses na available po na ano po sa inyo. Ang ICSA po ay tutulong po sa inyo. Hindi po kayo mahihirapan dahil, at saka po, sa ICSA, yung ano nila, may online, sa ngayon kasi mahirap po ngayon kasi may coronavirus po, diba? So, may online class po sila. At huwag po kayong mag-alala kasi may portal po sila na pinoprovide sa mga students po. Doon po natin makikita yung lahat ng mga assignments, yung grades nyo, lahat doon po yung lesson. Pwede nyo po siyang pwede po kayo makapag-review doon po anytime kahit hindi niyo kung hindi kayo kung busy kayo wala kayong wala kayong time na makapag-attend ng online class niyo, pwede niyo i-review yung mga classes niyo doon or mag-review kayo ng mga lesson, pwede niyo balik-balikan. Ayan. So, maraming salamat po, Ma'am Daisy. So, baka, bago po tayo mag-end, baka may gusto kayong pasalamatan, na shoutout sa family niyo, or ikumustahin. Kasi mapapanood po kayo worldwide. Ayan. Una-una po, nagpapasalamat ako kay God. Kasi hindi ko ito mararating kung hindi po dahil sa Kanya. Siya po yung isa sa mga nagbigay sa akin ng set. And also sa family ko, nagpapasalamat ako dahil binigyan nila akong lalakas na bigyan nila akong nalakas o rason na ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. At sa lahat po sa lahat po ng mga gustong mag-aral, halina po kayo, ICSA, your partner of success. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Daisy. Yun nga po, ako po ulit si Ms. Giselle, kasama si Ma'am Daisy na nagsasabing ICSA, your partner in success.